Hello everyone. For this interview, I have with me a designer from Central Luzon, from Olongapo City, Zambales, and he is a member of the Fashion Designers Association of the Philippines, or FDAP. Please welcome James O'Brien. Hello, James. Kumusta? Hello, Derek. Kamusta po? Eto, Isang magandang araw po sa inyo. Magpapasko na. James, matanong kita, bakit mo napag-desisyon ng pasukin ang fashion design? Actually, my late mom was a fashion designer. Oh. Isa siyang mananahid or isa siyang tailor. So, namatay ang mommy ko, 4 months old pa lang ako, without me seeing her personally. Sa mga pictures ko na lang siya nakita. Tapos nakita ko sa mga photos na she's even doing fashion runway before. Isa siyang model. Ay, mamaya tapos mag-usap. Yung mga sinusuot niya before is mismo gawa niya. Gawa niya. So, ang sa akin lang, gusto kong... aside from mahilig talaga ako sa mga magagandang damit, is gusto kong ipagpatuloy yung legacy ng aking mom. Kahit na hindi mo siya nakita, no? Yes, opo. Oo nga. Anyway, James, ano ba ang linya ng isang James O'Brien sa damit? Actually, I am more of a Filipiniana designer. I love Filipiniana pieces. Something about yung nag-showcase ng culture natin, pero with a twist. Kasi ako, mas nakilala ko bilang isang designer na nagpo-promote ng sustainability. I do recycling. Nag-recycle ako ng mga materials na pupwedeng magamit sa damit, like mga Tetra Paks, ganyan. Okay. Yung mga ganun. Oh. Kasi dito sa amin, may pageant na ginawa at binibining kalikasan. So doon nagsimula yon na masimula akong mahilig ng paggawa ng mga pieces na about sa, na makakatulong sa kalikasan. James, matanong din kita. Pasensya ka na, medyo inquisitive lang. Sino ba ang ideal customer mo? Okay.
Sinong ideal customer mo? Ideal customer ko. Actually, hindi naman ako namimili. Hindi ako namimili ng customer. Ang gusto ko lang is yung nagtitiwala sa akin, yung syempre kasi meron tayong mga normally gusto sana natin yung paying customer, Of 'di ba? course. Yung makakapayad. Subalit, minsan kasi may mga experience ako gano'n na parang since may pambayad sila, parang nabili ka naman na nila. Meron ako mga bad experience sa mga gano'n. Oo, kaya ako, hindi naman ako namimili ng customer. Actually, meron akong, I can adjust myself. Even yung, meron kasi akong rental shop dito. Yung mga gowns ko ay for rent din, yung mga creations ko. So, pwedeng, ano, pwedeng A, B, C, D. So, Oh, okay. sa mga schools, ano, chine-check din namin saan ba gagamitin, sino yung magre-rent, sa schools event lang ba siya. So, yung Okay. prices depende din doon sa client. So, hindi naman ako namimili ng customer, pero of course, a paying customer. Of course, sino ba may gusto ng Oo. libre? James, Yes. member ka Pero ng fa. Oh, sige, tuloy, tuloy. Gusto ko sana yung customer na mabait. Of course. Ano ang sa tingin mong advantage na member ka ng isang established at respected fashion organization tulad ng FDAP? Actually, it is really an advantage. Kasi nung naging member ako nito since the year I think 2015 when I started in FDAP, parang nag-improve yung mga pieces or yung mga creations ko. Kasi bilang member ng isang dignified group, kailangan mas maganda na yung mga creations mo, hindi na siya yung dati, di ba? Siyempre, kailangan mas ma-develop ka na. Tapos, aside from that, mataas ang tingin sa'yo ng mga tao kasi nga, member ka ng isang national group, which is ako lang ang member dito sa Olongapo City and Zambales. And medyo mahirap yung naging journey ko bago makapasok doon. Kasabayan ko actually mga kabatch ko noong 2015 sila Ras Cuevas, sila Rian Fernandez, na ngayon ay very successful na sa industry. Yes. And bilang isang member ng isang respetadong organization, mas maraming projects na dumarating kasi naipapasok ka sa mga ganitong events, sa mas malalaking mga ang fashion shows, ganyan. So, I believe it's really an advantage. James, mahilig ka din magdamit sa mga beauty pageants. Ano ang satisfaction na nakukuha mo bilang designer sa pagdadamit sa mga beauty contestants? Actually, mahilig talaga ako sa beauty pageant. Yan, inaabangan ko palagi yan. Miss Universe, saka yung mga ibang beauty pageant. Ang nakukuha ko sa ano, kasi normally, pag ang isang designer nagbihis ng isang beauty contestant, normally it's an ex deal, di ba? So, ang maganda doon is mas na nakikilala ka ng iba, tsaka katulad ko na mayroong rental shop, mas marami ang nagre-rent sa akin kasi nakita nila na, yung creation niya nasa TV, ganon. Ay, sinuot ng artista, ganon. So, merong mga experience ako before na iba yung ire-rent nila, pero since nakita nila yung damit na, ito yung sinuot ni Carla Avellana, imbis na hindi yun nasusuot ang ire-rent nila, yun ang ire-rent nila, ganon. So, it's really an advantage. Tsaka, syempre, yung mga idol mong beauty queens, saka yung mga tinitingala mong mga beauty queens ay nabibihisan mo. So, parang masarap sa puso. Tapos naririnig mo sa pangalan mo, designer James O'Brien. Parang it's really a flower on your ears. At eto na nga, James. Meron ka nang nadamitan ng mga national beauty queens, pati mga artista. Nakakatulong Yes ba po. sa iyo bilang designer na nagagamit nila ang iyong mga damit? Yes, sobrang nakakatulong. Simula nung 2018 naman, nung nagsimula ako magdamit sa mga artista,
at sa mga beauty queen. At isa na nga dyan sa mga nabihisan ko, I'm proud to say na isa si Michelle D sa mga nabihisan ko before. Isa sa kanya mga show sa GMA. Tapos sila Winwin Marquez, Samantha Bernardo. Tapos itong huli ay si Miss Globe na si Ana. Kasi halos same region kayo eh, di ba? Saan ba siya? Bataan siya. Sa Bataan po siya. Yes. So ang maganda din doon is ayun nga katulad ng nasabi ko kanina, since meron akong rental shop, mas na ma-market yung name mo. Mas tumataas yung kalibre mo bilang isang designer, mas nagigain ka ng respect sa mga tao. Kumbaga tumataas ang value mo. Yes, correct. Apo. Tapos James, gumagawa ka din ng production events eh. Nakikita ko sa social media. Pagdating sa arts, mukhang over all around ka eh. Ano sa tingin mong advantage mo bilang isang fashion designer na marunong din sa gawain ng production? Ano advantage? Ayan, for the knowledge of yung mga hindi nakakakilala pa sa akin, ako kasi nag-start bilang isang choreographer. Mm-hmm. Tapos naging makeup artist ako kasi yung mga tinuturuan ko ng dance before is gusto ko magkakamukha sila kasi that's part of ano, 'di ba? Yes. Of the production design, of the costume. Aside from the costume na dini-design ko, gusto ko pare-pare sila ng look, ganito. So, doon ako nahasa. So, naging makeup artist ako. Tapos, nung naging makeup artist naman ako, is, nanguha na ako ng mga talent. So, isa rin akong talent manager. So, nanguha ako ng sarili kong production. Production team, yes. After that is yung ako na rin mismo nagde-direct sa mga fashion shows ko, sa mga local fashion shows. Mm-hmm. So, sa tingin ko, ang advantage is minsan nakakatipid. Yes. sorry, Derek. Hindi, okay lang. Tama naman to. Kasi nagagawa ko na lahat. Diba? Instead of hiring models, I do have models already. Meron ka parang agency, di ba? May agency. Yes po. Meron po akong parang ganon. Nagde-develop din ako ng mga models ng mga sumasali sa mga beauty pageants, ganyan. So, ako na rin minsan ang nagme-makeup. So, mas maganda yung alam mo yung ano eh, yung mga bagay-bagay sa production. Para kung sakali, you can run your own show. Correct, diba? Correct. Tama and, yan, tama. Kaya natutuwa ako tuwing nakikita ko yung mga posts mo. Dahil at least, salamat. Nandiyan sa Olonga po sa Zambales, merong gumagawa. Yes diba? Po, opo, Derek. Nitong nakaraan, James, sumali ka sa Hibla National Designers Competition na ginawa sa Puerto Princesa City. Bakit ka nagdesisyon na sumali sa nasabing patimpalak despite you already having a name in your province, in your city? Bakit ka pa sumali? Kasi actually, Derek, malakas talaga ang loob ko eh. Mm-hmm. Yan ang isa sa meron ako na may pagmamalaki ko. Hindi ako natatakot sumubok sa mga bagay-bagay. I even joined Miss Q&A and nanalo ng isang crown. And to tell you, limang beses, yes, nanalo ako ng one crown in season 2. And limang beses ako nag-audition bago ako napasali. Tapos nag-audition din ako sa I Can See Your Voice. So, ang dami kong mga pinapasok kasi, 'di ba? Sabi nga nila life is short and you'll never know, 'di ba, kung kailan hanggang kailan tayo. Mas maganda yung na-experience mo para wala kang regret. Hanggat kaya, 'di ba? Yes, opo. And going back to the question direct, kaya ako sumali ng Hibla kasi I believe this is a very prestigious competition at hindi naman ako nagkamali sa pagsali ko doon. Sobrang na-enjoy ko. I have met friends, new set of friends, and bonus na lang yung manalo ka actually eh. Mm-hmm. Kasi this is a national competition and to represent your place is a really great deal, di ba? It's a really big deal na i-representa mo yung sarili mong lugar,
going to a national pageant. Ah, Mm. no, sorry. National pageant. Kasi Competition. naala, ito a competition, sorry. Ano may meron pa akong ano nung meron pa akong ano sa mga beauty pageants kasi katapos ng beauty pageant dito sa akin. Ay. Po. Ayun po, Yun, yun. oo, di ba? Nag-broaden yung horizon mo, di ba? Yes Nag-broaden yung po. horizon. Oo, at saka yung ano, ako kasi ano eh gusto ko yung trying new things palagi. Yan. At saka wala akong iniisip na ay kung matalo ko dun baka nakakahiya, ganon, 'di ba? Ako, go lang ako. I remember Actually, that is James my second national designers competition. competition and hindi pa man ako na nanalo sa isang designing competition nationally, pero I will still join kasi ito ay parang ano lang, panapanahon lang. James, di ba, I remember, natanong kita dyan na, dong screening. Di ba, natanong Apo. kita dyan eh, tungkol dyan sa bagay na yan. So, at Apo. least, ikaw mismo makapagsabi that you enjoyed it and you were able to be part of a new family, which is the Hibla family. Di ba? Yes, direct. Opo. James, moving forward, paano mo nakikita ang sarili mo 10 years from now bilang isang fashion designer? 10 years from now, I am looking forward na makapag-design for Miss Universe. Ay, If okay. not in the Philip, if not the Philippines, maybe other some other countries. Ayan. Although ginagawa ko na kasi yan sa mga ibang bansa like Guatemala, Australia and Canada bilang mga naging clients ko sa mga international pageant. Pero syempre iba pa rin yung Miss Universe. Of Ang course. pangarap ko talaga direct is maging internationally acclaimed fashion designer. So yun po talaga yung po. Yun talaga yung gusto kong mangyari na someday maipagmalaki naman ako ng mga taong naniniwala sa akin, ng family ko, ng mga friends ko na etong si James dati, eto lang siya eh, pero as the years go on kasi naniniwala siya sa sarili niya. Eto na siya ngayon, Sige lang parang ng ganon. sige, di ba James? Sige lang ng Yes sige. po, opo, Di direct. ba? Ganun lang ang prinsipyo. Kasi kung hindi mo susubukan, papaano? Di ba? Opo, opo. Magsisisi ka later on na hindi mo sinubukan. Di ba? Yes, Okay, direct. James, kung magbibigay ka ng advice sa mga batang designers, yung mga bata ngayon, the young ones, no? Ano ang mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko sa kanila is, huwag kayong matakot na sumubok. Lalo na, maniwala ka sa sarili mo kasi ang sarili mo ang siyang makakatulong sa iyo para ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. At huwag kang matatakot na suungin ang mga pagsubok sa buhay kasi hindi naman nawawala yan. And ang buhay naman is ano lang yan, parang panapanahon. Hindi araw-araw Pasko, sabi nila, para laging nasa iyo ang pabor ng pagkakataon, 'di ba? Darating ang panahon na ikaw mismo ay makakarating sa iyong mga pinapangarap at gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero siyempre kailangan mong maglakip doon ng sipag, ng tiyaga, ng determinasyon. Siyempre at huwag nating kakalimutan yung guide ng nasa taas palagi sa ano. At saka siyempre kung ito ang pinakamahalaga sa lahat, be humble. Kung Correct. pag narating mo na yung gusto mo sa buhay, huwag kang magmamalaki. Lagi kang mag-look back, lalong-lalo na doon sa mga taong tumulong sa iyo beforehand dahil hindi mo mararating yung ganong bagay kung hindi dahil sa kanila. Maging thankful ka, be humble always, and be kind. Yon. Ayan. At isa pa pala, sorry, Sige, direct, sige, ang daldal sige. ko. Oh, hindi, okay lang, okay lang. Ang pinakamahalaga sa lahat is, sabi nga ni Catriona Gray, you are never denied, you are just redirected. Kaya, Redirected. laban Oh. lang. Correct, Subok correct. lang palagi. Ay, teka muna. James, di ba yan ang mga nasa tabi mo, nasa likuran mo, are your creations, di ba? Yes, So, direct. Ito ayan yung sa po, hitla, yung sa ayan, gitna. ayan sa gitna, sa Opo. hitla. Tapos itong mga iba, sinuot na mga beauty queens ito, yung mga nasa gilid. Opo, ito po sa Miss World Philippines.
Tapos, ito po ay bagong creation for a pageant. Tapos, ito naman po yung isa sa mga entry ko sa Hibla. Sahibla. Ayan. Naka, naka, Opo. ano, naka-display pala sa shop niya. Anyway, Opo, James, James, I'm really happy that I was able to know you. Naririnig ko na yung pangalan mo dati kasi nakakaiba yung pangalan mo, James O'Brien. Di ba? So, Opo, direct. sabi ko, I'm glad to have met you. Natuwa ako nung sumali ka sa Hibla. And then nakasama ka namin sa Puerto Princesa. Opo. Nakilala po namin si James ng mabuti. At napaka, ano ito eh, gentle giant. Matangkad din kasi ito si James. Opo. Gentle, very gentle na tao. Kaya hindi ako nagtataka na binibless siya. Di ba James, I always wish the best for you. Kasi at least meron na akong basis para sabihin yan dahil nakilala na kita. And I hope to be working with you in future Apo, Derek. projects, lalo na dito sa Metro Yes, Manila. Derek. Apo, actually, sobrang thankful din po ako. Kayo po, lagi ko po kayong, ano, di ba nung na-meet ko kayo nung induction ng FDAP, sabi ko noon, pwede ko po ba kayong i-add? Kasi ang tagal ko nang narinig yung name niyo being the fashion director of Rene Salud. Yan, tapos kasama niyo siya sa iba't ibang mga shows, lalong-lalo na sa ibang bansa. Kaya no, nitong naka-work ko kayo sa Hibla, sabi ko, ay ganito pala magtrabaho si Direk, sabi ko. Sobrang na-amaze ako, ang bilis ng show, tapos sobrang ang ganda ng flow. And yan, sobrang happy lang ako. Di ba Sobrang, and thankful ako sa experience. Sobrang thank you po, Direk. importante, Yan, at James. nakasama ko rin kayo. Importante, James, masaya lang, di ba? Masaya lang. Opo. Di ba? Let's, James. dapat always positive lang tayo. Oo. Alam niyo po, ini-interview ko po siya on a December. So I wish you the best for Christmas and i-wish natin Opo. ang ating viewers ng Merry Christmas, James. Opo, ayan. Sa lahat ng mga viewers ni Derek, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. Let us always spread kindness and positivity palagi. Let's love one another. Let's promote love and not hate. And ayun lang, lagi lang tayong maniwala sa sarili natin at maging malakas ang loob natin palagi, lalo na sa mga pagsubok sa buhay kasi walang ibibigay si Lord sa atin na hindi natin kaya. Laban lang Yan. sa life, laban lang sa life, di ba? Yes po. Oh, sige, James, I won't keep you anymore. I won't keep you anymore. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Thank you for this time that you are giving me. So, everyone, Merry Christmas and bye-bye. Yes, maraming salamat din po. Bye-bye po.